Welcome to my YouTube channel. It's me, Jonathan Marvas. So, for today's vlog, guys, i-share ko sa inyo kung paano ko ginamit ang Pamela White Rejuvenating Set. Ito po yung box niya, yan. So, para po sa mga future user or planning to use, guys, i-share ko sa inyo kung paano ko ginagamit sa mukha itong Pamela White Rejuvenating Set. So, first, ipapakita ko muna sa inyo kung ano yung nasa loob ng box. So, sa loob ng box, may... Siyempre, may una, meron siyang rejuvenating toner. Ito po. And then, may 60ml siya. Ito. And then, yung pangalawa is meron siyang white rejuvenating cream. Ayan. Na may 10 gram. And then, may... white sunblock with SPF 45 na may 10 gram. And then, yung pang-apat naman is may sabon siya. Ito, Kojic soap. So, ito. Ito po yung sabon na ginagamit. So, syempre, sa box, may makikita kayo sa likod na direction na may pang-morning at saka pang-evening or day routine and night routine. And then, sa gilid naman is my precaution and then my storage and warning. So, ito yung front cover niya. Ayan. So, ayan. So, syempre, ang una natin gagawin is maghilamos muna tayo gamit itong sabon. Ayan. So, if wala po kayong ganito, kasi I prefer to have this kasi hindi ko na siya kailangan pabulain sa kamay na gagaling-galing ko pa yung sabon para bumula. So, bumili ako ng ganito na sa, I think, 35 pesos lang siya sa Lazada. Nabili ko siya. Ayun, tapos, itong sabon, hinati-hati ko siya para may pasok siya dito sa loob. So, ayun, oh. So, ang gagawin natin is pag ganito lang siya. Ganyan. Ganyan. Yan ang una natin gagawin. Hindi po siya natin pwedeng i- parang tagalan dito sa mukha yung sabon kasi matapang po itong sabon at saka nakaka-irritate din siya ng balat. Saka mararamdaman mo talaga yung hot din niya. Pero hindi naman sa 10%, nasa 3% lang siya. Pero pag sinunod mo na hindi mo siya ibabad ng pamatagalan. So yun, ganito lang ginagawa ko. So syempre pagkatapos natin ilaglag yan is kailangan na natin siyang alawan. So, yun guys, syempre pupunasin natin para matuyo. Saka ako kasi ang ginagawa ko, hindi po ako agad nag-a-apply ng toner kung nararamdaman ko na may pagkamahdi siya. Kasi, ang pala lang nga pala guys, natin po na hindi natin malagyan yung dito na part sa ating lips kasi mahapdi. So, ayun. So, ang ginagawa ko muna, pagkatapos kumahilamos is nagpapahangin muna ako para naman mawala yung hapdi sa aking mukha. Ayun. Basta guys, ang gawin nyo lang is kailangan yung pabulain yung sabon sa kamay nyo, hindi yung mismo yung sabon yung igaganon-ganon nyo kasi may irritate yung ating balat. So, ayan. Feel ko wala na siyang half day. Mabilis lang naman mawala yung half day, lalo na pag nahanginan. Kaya, ganun. So, ngayon naman is mag-proceed tayo sa toner, sa paglagay ng toner. So, by the way, guys, yung paglagay pala sa toner is hindi po siya natin pwedeng damihan ng parang totally papasain natin yung bulak. Syempre, hindi pwede kasi ako kasi ang ginagawa ko, tatlong buhos lang nito pag ganyan, oh. 1, 2, 3. So, tatlo lang, ganyan lang siya. Oh. Hindi siya pwedeng basain mo totally yung bulak kasi
mas malakas din po ito sa ating balat, nakakasunog din po, kaya ingat-ingat sa paggamit. So pag ganyan lang, ganito ko lang siya na-apply guys. Ganyan-ganyan lang. Hindi po siya natin pwedeng i-kuskus kasi hindi magandang mangyayari or kinalabasan. Ito pwede din sa liig. Dito sa may part ng tenga, para planta naman po yung pagkaputi or pag-raskin niya. So, ayun. So, tapos na tayo sa toner. So, ang next natin gagawin is, since morning ngayon, ang gagamitin natin is yung sunblock cream na white. Ayan. Ito po yung pang morning niya. So, pagka evening naman, pagtapos na kayo maghilamos, maglagay ng toner. So, ito na yung gagamitin natin yung cream. Ayan. So, ayan po yung gagamitin natin paggabi. So, since morning, so dito muna tayo sa sunblock. Importante pong gamitin itong sunblock, lalo na kung tayo ay lalabas, ma-expose tayo sa araw para naman hindi masunog ang ating mukha. Yan. Dito din sa liig, pwede din. Yan. May puti-puti pa dahil sa bulak. Basta guys, paalala ko na huwag nyo talaga siyang ikuskus sa inyong mukha. So, ayun lang guys. Ganun lang kadali. Basta huwag niyo po siyang masyadong ikuskus yung sabon sa kayong toner sa mukha niyo. Kasi may irritate po talaga ating mukha. Saka baka mag-cause siya ng pagkaroon lalo masyado ng pimples kasi mabubuhayan sila. Instead na tatanggalin natin or papatayin natin yung mga pimples natin, kaya tayo gumamit ng rejuvenating set. So, yun lang guys. Yun lang kung paano ko siya in-apply. Ganun din po sana yung gawin niyo. So ayun guys, thank you for watching!